Hi, hello po sa ating lahat. So, I just want to share this verse to inspire you na to stop hoping and believing in the presence of the Lord. So, perhaps many of us here still have a lot of unanswered prayer, and dahil dito sometimes we question the Lord kung bakit ang tagal naman ata niyang ibigay yung mga pinagpipray natin. And as me din na marami na rin mga nakapending na unanswered prayer, minsan din natatanong ko ang Lord kung bakit ang tagal naman niyang tugunin yung mga prayers ko. Ang tagal naman ng ganito, ang tagal naman ng ganyan, Lord, ang tagal naman ni Dawan. So, minsan kapag napapasagi sa isip ko tong mga ganitong thoughts, this verse always reminds me na hindi ko kailangan mainip ko. Because why should I? Sinabi naman sa verse ng Ecclesiastes 3 verse 11 na He has made everything beautiful in His time. And also this verse made me ask myself if, teka lang, ready na ba ako? Kaya ko na bang isabay siya sa studies ko? Isabay siya sa responsibilities ko sa farm ko? Responsibilities ko sa church ministries ko? And syempre, tayo lang din yung makakasagot dun sa mga questions natin na tayo rin mismo yung gumawa. And for this question, my answer is no. Hindi ko pa siya kayang isabay sa studies ko, sa responsibilities sa farm ko, and especially din sa church ministries ko. That is why yung mga prayers ko na yun ay hindi pa ibinibigay ng Lord sa akin. Instead na questionin ko ang Lord kung bakit ang tagal, pinagpapasalamat ko pa kasi I know na piniprepare niya ako, piniprepare niya yung heart ko para kapag tama na yung time or season ko na para dun sa mga prayers ko na yon, at least ready na ako na i-receive yung mga grace na yon na ibibigay niya sa akin. So, kung sa'yo hanggang ngayon may mga unanswered ka pa rin prayers na naka-question mo rin ang Lord, I understand you and the Lord totally understand you. But don't ever think na He abandoned you or He forgotten about you. Kasi yung waiting season mo is His way para i-ready ka for His beautiful and great promises. And kapag nakita na ng Lord na ready na yung heart mo to receive that prayers, hindi siya magdadalawang isip na tugunin lahat ng mga yan. Lahat ng mga prayers mo na yan. So, ayun po. I pray that you will keep hoping and believing in His presence. I speak love, blessings, and good health sa ating lahat. So, ayun po. God bless us all.